Yan, magandang araw mga kapatid. Bago po tayo magsimula, pakipindot nyo muna po yung ating subscribe, notification bell para ma-notify ko kayo every na nagpa-upload po ako ng mga video. So yan, nandito naman po tayo sa panibagong gawain pang araw-araw. Ayan po, samahan nyo ako. Tara! So ayan mga kapatid, nandito tayo sa ginagawa ko pang araw-araw, pang samantala. Ngayon, gawa po ng kulang kami ng operator, nagsusubstitute muna tayo na mag-operate ng bako. Yan. Ngayon, ang ginagawa po natin, nag-i-stockpile po tayo ng mga dinideliver ng mga truck na galing sa quarry. Yan. Katulad po nito, in-stockpile ko na hapon at yan, may bagong deliver na naman yung sa kabilang nagbabiyahe. Ito sa sarili ng ng company na truck. Ito naman yung delivery sa labas ng mga nangongontrata din. So dito namin ang binababa. Yan, dito binababa ang mga panambak. Ni-stockpile dito. Kasi yung bars nandoon sa yan, makikita nyo yan ay revetment na nandyan sa baba yung bars natin. Kung makikita nyo, nakita nyo parang may bundok na maliit, yun na po ang bars. Nandyan po sa baba na yung bars, puno na po yung isa. So malalaman natin mamaya, kukunan ko ng video para makita nyo kung ano po yung pagkakarga at saka yung ginagawa natin para ilagay natin doon sa bars. Lalagyan na, bibidyohan natin yung bars na walang laman at saka yung may laman. So ngayon, bakit naglalagay tayo sa bars? Saan natin dinadala? Bakit kinakarga sa bars? Ano ba ang purpose? Ang purpose po nung nung ating panambak ay tinatambak po doon sa ginagawa nating river control. Ngayon po, yung river control natin, yung revetment, walang masandalang lupa kasi na-clearing at saka mababa yung level ng lupa doon sa site. Lumalayo, mga galing dito, mga isa't kalating kilometro o dalawa galing dito sa ilog, dinadaan. So ngayon, medyo mahirap po gawa po ng bangka, ang maliit lang na bangka ang nagdadala sa kanya, nagtutulak doon. Almost nasa 30 o 20, 25 or 30 tons ang laman ng ating bars. Ang nagtutulak ay yung maliit po lang na bangka na dikatig. Kasi po yung bars natin na malaki na pinangkakarga, yung may self-propelled ay may ginagawa po yung po ang naggagawa na bibit-bit ng net para i-backfill doon sa malang laman sa likod ng ginagawa nating revetment. So ito po, maganda po ang ating mga materyales kasi standard po ito doon sa requirements ng ating DPWH. Yan po, may mga bato na malalaki. Ayan, kung makikita nyo, yung nalalaki ng bato. Minsan hindi magkasya sa bucket. Bali, ito po talaga ang requirements ng ating DPWH. Natutugon na naman natin yung gusto nila. Kaya wala tayong problema sa materyales. Maganda ang ating mga materyales. Quality po ang ating trabaho. Kaya wala tayong magiging problema o pangamba kung ano mangyari sa ating river control. Kasi high quality po ang ating mga panambak. Kumbaga yung ang backfill natin, trabaho natin, walang problema. Sa in the future, maganda pa rin. Walang katulad ng iba na nagigiba kasi bumababa yung lupa gawa ng walang mga bato-bato, minsan buhangin. Ngayon tayo quality ang ginagamit natin kaya wala tayong problema. So ayan, sundan nyo po ako hanggang mamaya para makita ninyo yung ating pagluload, pag-stockpile ng mga wheelbarrow materials para makita ninyo kung ano ang procedure
ng mga ginagawa natin. So ayan, pasok muna ako sa ano, preheating muna tayo. Yan, naririnig nyo naman, umaandar yung makina kasi preheating tayo. Kung sino man po ang nakakapanood ng mga video ko, nandun naman po yung nakita natin na preheating every morning. Pero nung maintenance natin na once a week or twice a month na pagpa-preheating, meron din po tayong preheating every day. Yung bago tayo magsimula ng trabaho, kailangan yung makina natin ay napipreheat ng 5 or 20 hanggang 20 minutes. Depende yon doon sa ang pagkalima. Kung nagmamadali tayo, siguro pwede na siguro mga 10 minutes. Pero kung hindi naman, almost 15 hanggang 20 minutes tayo magpreheating. Para yung hinihingi na init ng ating mga piston ring, liner, piston, makuha na nila yung tamang init para mag-expand yung ating mga piston ring, para hindi mag-spillage yung ating langis papunta sa ibabaw ng piston. Kasi pag sa ibabaw yung piston, magiging mauusok na yung ating mga kambutyo at saka bababa yung viscosity ng ating mga power ng makina. Kaya kailangan natin talaga i-maintain yung tamang proseso ng pag gusto ng ating o hinihingi ng ating mga makina na na tumagal ng mahabang panahon ng ating mga equipment o ginagamitan po ng anumang klase ng makina. So ayan, mamaya pagdating ng truck ng company truck, makikita natin kung gaano karami yung binababa nila kasi medyo malaki, 12-wheeler. Ngayon, i-stockpile natin dito. Yan. Ngayon naman, ito naman. Yan. Yung isa, nandito. Palikod. Ito yung isa. Yan. So, ayan. Maraming salamat po sa nakasubaybay ng ating pababakbil. Yung pag-stockpile ng ating mga billing material sa ating revetment. So, dyan po nagtatapos ang ating timang ito sa araw na ito. So ngayon, tapusin na po natin ito ng ating magandang araw. Sana ay lagi tayong safe sa araw-araw nating mga gawain o mga pupuntahan, na sana po ay lagi tayong magdasal. So para bigyan tayo ng gabay ng ating nasa taas na ating may lalang o yung ating may likha, na sana po ay lagi tayong lumapit sa kanya para mabigyan po tayo ng magandang guide kung ano man ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. So ayan, maraming salamat po. Tuloy niyo pa rin po ako na subaybayan sa aking mga videos. Pakipindot niya rin po ang aking notification bell para po matnotify ko kayo every na may na-upload ako ng bagong video. Ganun din po ang subscribe button, sana po ay pindutin nyo rin po para lagi ko po kayong ma-update sa anumang aking mga videos. Ganun din po, huwag nyo rin po kalimutan na mag-iwan po ng anumang bakas po sa atin sa comment box para kung ano man po ang gusto ninyo na malaman o may tanong o may suggest. Welcome po tayo lahat. Tanggapin po natin kung ano man po ang mga kailangan baguhin o may suggest nyo po sa aking mga videos. So yan, maraming salamat po sa lahat. God bless po. Magandang araw.